Ang aking kwento ngayon ay tungkol sa pagsayaw na napakabisang ehersisyo sa katawan at isipan, lalo na ngayong pandemya na kung saan ay napakaraming taong nakakaramdam ng depresyon at anxiety. Ano-ano nga ba ang nagagawa ng pagsasayaw sa kalusugang pisikal at mental? Hindi ningid na mabuti ang ehersisyong pagsasayaw upang makamit ang minimiting tamang timbang. Pinapabuti din nito ang koordinasyon at liksi ng pangangatawan. Pinapatibay din nito ang ating muscles at pinapalakas din ang ating mga buto. Sa kasalukuyang panahon na kung saan ipinagbabawal ang sama-samang ehersisyo, maganda rin ba sa kalusugang mental o kaisipan ang pagsasayaw mag-isa? Oo naman, kahit nasa loob lang ng bahay, kailangan at maganda rin mag-ehersisyo. Nakakatulong ito upang mabawasan ang lungkot, lumbay at pagkabalisa dahil sa pandemya. Kapag sumasayaw, lumalabas ang mga magagandang endorphin at iba pang natural na chemical sa utak na tumutulong mapahusay ang pakiramdam at kagalingan. Nakakaalis ito ng pag-aalala at negatibong pakiramdam. Ayon sa pagsasaliksik na isinagawa at na-publish ng The Arts in Psychotherapy, kapag masayang sumasayaw, nag-generate ang katawan ng mga kemikal na nakakatulong sa kalusugang mental ng isang tao. Ayon din sa isang pag-aaral na isinagawa ni Psychology Professor Peter Lobat ng University of Herefordshire, ang kaligayahang nararanasan sa pagsayaw kahit isang session lamang ay nananatiling nagpapaligaya sa isang tao hanggang isang linggong pagkatapos ng huling sayaw. Ang pagsasayaw ay isa ring mabisang kasangkapan sa isang therapeutic expression at sa anxiety therapy. Sa tulong ng sayaw, maaari nilang ipahayag ang kanilang damdamin at makakatulong sa agarang pagaling ng mga may anxiety at depression. Kaya't sumayaw at igalaw-galaw ang ating katawan kahit nasa loob ng bahay. Diyan nagwawakas ang kwentong pagsayaw at kalusugan mental. Muli, ito ang inyong Commissioner Kirang na walang sawang maghahatid ng kwentong kababaihan, kwento para sa kaalaman at karunungan sa sports.